Uy! Uy! Sabi ko nga sa inyo, mga kilabot. Hataw! 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 Sabi ko nga sa inyo, mga kilabot, hindi ba doon natatapos yung pagtulong natin sa iba naman lugar dito pa rin sa barangay natin dahil apakadami po tinamaan ng pandemic na to. So, kung maraming naghihirap, napakabuti rin ng Diyos dahil napakarami rin mabubuting loob. So, mayroon na namang magbibigay ng tulong sa atin at gulay ang ibibigay nilang tulong at kung ano-ano pa na pwede nating makuha. Pero, nagka-problema. Kasi, yung kukunin nating tulong, puta para kung si ano ah. Yung kukunin nating tulong, hindi, yung kukunin nating tulong, eh nasa Manila. Nasa Asuncion. Asuncion. So, paano natin makukuha yun? Kailangan ng sasakyan. Yun ang naging problema ko kanina. Kaninang umaga. Nalungkot ako kasi parang hindi ko makukuha. Sayang yung tulong nila. Willing naman akong bumiyahe kaya lang talaga mahirap. Kasi nga, wala tayong sariling sasakyan. Baka naman. Joke na. Yun nga, wala tayong sasakyan. So, nag-post ako sa Facebook. Nagtanong-tanong ako. Siyempre, ayoko din naman kasi isang malaking bagay yung hihiramin mo, sasakyan yun eh. Personal na gamit yan eh. So, talagang medyo mahirap. Pero, sabi ko nga, napakabuti ng Diyos dahil hinihipo ng Diyos sa mga tulay niyang lingkod. So, may message sa akin, isang napakabuting kaibigan at nag-alok siya na umarkila kami ng sasakyan at siya na daw yung bahala. Kita mo yun? The best. So, ibabalik ng Diyos lahat-lahat ng mga biyayang ibinabahagi nyo sa inyong kapwa. So, dun din sa kukuha natin ang gulay ngayon na nasa Manila, ibabalik sa inyo lahat yan siksik hindi kumaako ng Diyos. Lahat ng biyaya. Kalusugan, pamumuhay, tahimik, pinansyal, lahat yan magiging maayos sa inyo dahil sa ginagawa nyo pong tulong. So, iniintay ko lang yung sasakyan na, yun nga, inarkila at pupunta na kami ng anong lugar nga pala yun? Basta Tondo yata. Asuncion, Tondo. So, ano pa hinintayin natin? Hintayin natin si Kuya. Let's go! Bago ko makalimutan, uploaded na nga pala yung bagong video natin, ginawa natin. Yung Operation Pantry. So, mapapanood nyo kung ano yung mga prosesong ginawa at nangyari sa likod ng pantry yung ginawa natin. At ulit, maraming salamat sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng nagbibigay donasyon. Nasaan ka man sa mundo, maraming salamat. The best ka. Ngayon, ito na yung sundo natin. Haalis na tayo. Bye-bye na. Bye-bye. Ito na yung sundo natin. One hour later. So, dito na kami sa Asuncion. Hintayin lang namin yung tao na kikitain namin para kunin namin yung gulay. Sa ibang tao dito, kadyo bilang.
So yun mga kilabot, nandito tayo sa Asuncion, Tondo. Ito yung store ng tutulong sa atin. So tawagin ko rin sa sakyan. Buti pa dito, daming tao. Hinihintay lang naman yung gulay, binababa na. Tapos para may sakay dito sa sasakyan natin. Maraming maraming salamat po sa mga tao po na to. Maraming salamat po. At ito pong tulong na to ay makakarating po sa lahat ng nangangailangan. Hindi po masasayang itong pagod natin. Maraming salamat po. A few moments later. Tulong. Pero may patusuyo ba? Kaya tapos. Ano ba? Kay Donna. Oo. Oh. May napapanood. Ah, sige. Daling ko na lang. Sa anak kong baba. Ha? Kahit hindi na ay ano siguro to, ano? Ang dami. Gulay lang naman na ano dyan. Ito, napakadami. Dami nito. Pero napakadami ulit ito. Salamat po lang marami. Maraming maraming salamat po. Napakalaki po tulong na ito. Ayan, may gulay, may prutas. Salamat po lang marami. Oh, good here. Ayun na ho, dala natin pa uwi. Ayos. Laging matutulungan nito. So duma kami sa NLEX para kumain. Maraming tao dito. Pero ilan na lang yung bukas na tindahan. Yung mga tao pa oh. Sarap yung kinain namin ah. Mura pa. So, may tayong Bulacan. Tara na. We'll be right back.
Andito na po tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. At anong oras na? 12:22. At ito yung nalabasan ng ating lakad. Maraming salamat po sa mga nagbigay nito. Salamat po talaga. Ayos! O, bukas, re-repack na namin to para maipamigay na. Salamat po. The next day. Ito po ngayon yung re-repack natin sa luto ng pakbet. Yan. Naman. So, sa ibang purok naman ito mapupunta. Mga, pwede mo itong buksan yung tulong mo? Patulong ko sa lakon. Lang. Yan. So yun, meron na tayong pinadalang 30 peraso na plastic dito sa kabilang looban. Yun yung mga hindi nabigyan ng una. Tapos nag-i-repack pa din tayo para sa iba pa rin, doon naman sa gawing pulo. Tuloy-tuloy lang sa pag-repack. Pang ano to? Anong tapos sa luto na to? Pakbet, yan. Pinaka lang, pero hindi ka bet.
So yun, nakapagbigay tayo ng 40 packs. Doon sa loob. Yun, 40 packs po. Pinadala natin doon sa looban. Tuwan-tuwa doon po yung mga tao. Kaya isawa ko. Tuwan-tuwa. Kaya tatay ko, tuwan-tuwa sa mangga. Nakapagdala na tayo ng 40 packs doon sa looban. Tapos, meron pa tayong kailangang 40 pa ulit para doon sa kabila namang purok, ha? Kaya bibilang tayo ngayon. Bali, kailangan natin ng 80 packs. 40 doon, 40 dito. At kung may mga sumusobra pa, babato natin sa ibang looban naman. Ah, init. So ito, 40 pieces na packs to. Papadala na natin doon sa gawin Brookside. Hindi sila laging naambunan ng mga pinamimigay. Kaya sa mga magpapamigay ho dyan sa Barangay Dampul First, please lang, puntahan nyo sila. Pag alam po natin na yung lugar natin ay puspos na ng tulong, hanapin naman ho natin yung iba na hindi. Now, napakadami na po naming nabigyan. At nagpapak pa rin kami. Patuloy po pa rin kaming nagbabalot. Kaya para maraming mabigyan. Hanggat dito na ubos, padala lang na padala sa mga may kailangan. Kaya sa mga may dahilan po kung bakit napunta dito to, sa nagbigay ng sasakyan, sa nagbigay nito, nagaling pa ng Manila, maraming salamat po. Napakadami yung natulungan at napakadaming natuwa. Sobra. Yun, marami nang nakakuha at still, meron pa din. Hintay pa kami ng mga darating. Napakadami pong natulungan nito, sobrang dami po. Kaya maraming salamat. Salamat. Sabi ko kanina, papasok lang ako sandali. Pero ang nangyari, nakatulog ako. Nakakapagod. Pero okay lang. Kasi nakapagpamigay tayo ng mahigit 200 packs. Meron pang konti ron. Still, meron pa tayong bibigyan at meron pang kukuha. So sobrang laking bagay po. Napakalaking bagay. Ang daming napasayang tao. Ang daming napasayang individual na kala mo gulay lang, sobrang mahalaga na nakakatuwa kasi sabihin na natin na nabigyan yung nabigyan nung nakaraan eh
Tapos yung hindi nabigyan, inabigyan natin ngayon. Kaya nakakatuwa. At nakakapagod man. Kasi tagal namin nag-repack. Buong araw kami nag-repack. Pero okay lang. Sulit naman. Maraming salamat talaga. Sa lahat po ng tumulong. Sa lahat ng nag-abala. Para dito. At hindi nyo lang alam kung gaano kasaya yung mga tao po kanina nagpupunta dito para kumuha ng kulay. At sana naman po yung iba kapag tinawag na meron ganun, punta kayo agad kasi isang pambihirang pagkakataon to, isang privilegio ito para sa atin na bihira yung ganun, natatawagin ka para bigyan ka ng biyaya. Kaya pagka may tumawag sa iyo ganun, huwag ka na magpatumpik-tumpik kung may ginagawa ka man at pwede naman yung skip ng sandali para puntahan mo yung biyaya na yun. Puntahan mo. Huwag mong pinag-iintay ang biyaya. Dahil minsan, kapag sinabihan ka na pumunta ka sa isang lugar na ganun na meron kang makukuhang biyaya o benepisyo, na hindi lahat pwedeng magkaroon. So nag-iintay, pwedeng yung para sa'yo, dahil nga maraming may kailangan sa panahon na yun, ay mapunta sa iba. At nahihirapan din magdesisyon yung nagbibigay. Bigyan kanya ng halaga. So sana, bigyan mo rin siya ng halaga na puntahan para kunin yung biyaya na pinagkaloob sa'yo dahil maraming nangangailangan pero sabihin natin limitado yung pinagkukunan. Kaya isang masarap na nabalik na pag tinawag ka, puntahan mo agad dahil maraming nangangailangan. Dahil pag di mo yung pinuntahan, yung magpapahalaga doon sa hindi mo pinahalagahan, doon mapupunta yun. At sana meron pa ulit mga ganito. Sana meron pa ulit magbigay. Sana meron pa ulit bukas na puso, kalooban na willing tumulong, willing magbigay. At willing naman po ako. Gamitin niyo ako. Dahil sabihin natin na willing ako na magpakapagod para dito. Dahil unang-una naranasan, hindi tayo nakaranas ng hirap. Ang hirap ng mahirap. Ang hirap maging mahirap. Napakahirap ng meron kang gusto, hindi mo makuha, meron kang sabihin natin na kahit sa pagkain man lang, nag-aatubili ka na bumili dahil nga sobrang hirap ng buhay ngayon. So sa ganitong paraan, kahit pa paano, hindi lang basta-basta makakatipid. Makakatawid ng pwedeng dalawang araw na ulam sa araw na ulam. So malaking bagay na yan. Kaya, update ko kayo dun sa meron pang konti tayo na natitira. At hintayin natin kung meron kukuha at may mga nag-message pa din sa akin na gustong kumuha na tagal dito. So, maraming salamat ulit. Salamat talaga. Maraming salamat talaga. Bye.